Char! Char. Hi guys, this is Brian. You are watching again my vlog. Short vlog to. Sabi ko. So, okay. Welcome back sa ating channel. Panibagong vlog na naman tayo. Panibagong topic na naman tayo. Panibagong share na naman tayo. Ayan. Pasensya na po kung medyo matagal ako makapag-upload kasi sobrang busy talaga. As in, I'm trying my best na makapag-upload po talaga pero hindi ko magawa. But you can also follow me on my TikTok account, Lubis Brian Jan C. And everyday po, may mga short TikTok vlog po ako dyan. So, okay, without any further ado, but before anything else, if you haven't yet subscribed on my channel, and if you are first time on this channel, please help me to reach 3,000 subscribers. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga aspirants sa patuloy po nag-message, patuloy po kong ina-update sa progress ng kanilang mga applications, patuloy na nagbibigay sa akin ng information kung nasaan sila ngayon dito sa Croatia. So again, guys, congratulations po sa inyo sa ating mga first-timer applicants, sa ating mga first-timer aspirants na narito na sa Croatia. So, nakakataba po ng puso every time na makaka-receive ako ng mga message from you na yan na yung status ninyo ngayon dito sa Croatia. So, congratulations and I hope na wag niyo ako makalimutan kung saan man kayo mapagpad sa mga susunod na season. Okay, so let's start na po ang ating vlog. So, ang content po natin ngayon ay tungkol sa pinaka-worst experience ko po dito sa Croatia, sa OFW, sa expats. Kasi lagi niyo naririnig sa akin yung mga magagandang part, magagandang side, mga, alam niyo yun, mga nakaka-exciting na part, ay mga ganyan. So for this time, I'll be sharing with you naman yung isa sa pinaka-hindi ko malilimutang experience dito sa Croatia. So since may mga nag-message sa akin, sir, kung ano po, ano naman po kaya yung mga hindi nyo nagusto ang mga eksena yung mga ganap nyo sa Croatia. So, oo nga, ang tatagal ka ako nag-video pero hindi ko siya na-share sa inyo. Siguro nabanggit-banggit ko lang, but hindi ko siya nagawa ng content. So, yan po ang ating topic for today. So, ano na, let's start. FYI lang guys ha, hindi po ito para, alam nyo, para mag-degrade or para, alam nyo yun, matama na ako sa mga bagong pagdating dito. Gusto ko lang i-share sa inyo, syempre, hindi naman mawawala sa ang mga sulok ng mundo tayo magpunta. Hindi mawawala yung mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay. May mga pagkakataon na makaka-experience tayo ng ganun, na mga hindi kaaya-aya sa ating karanasan bilang isang foreigner dito sa bansang Croatia o kahit saan man yan. So, i-share ko na ito sa inyo para, alam niyo yun, ma-aware lang din kayo sa mga possibility na pwede po ninyo ma-experience din and sa hope, wag naman sana. Pero, yun lang, just to be, ano, maging awareness po sa inyo kung ano yung pwede nyo ma-encounter sa mga public areas, ayan, sa mga, in the most unexpected time, in the most unexpected scenario talaga, na pwede nyo ma-experience. So, ito na nga. Ang dami ko na kuda. So, itong isa-share ko sa inyo, way back first season ko pa to guys, ha? Wala na po ngayon. Ito yung isa sa pinaka-hindi ko talaga malilimutan. Actually, dalawa siya eh. Isa sa hindi ko malilimutan karanasan na feel ko is na, alam mo yun, hindi naman talaga mawawala yung discrimination, yung racism sa anumang bansa. Again, guys, I'm not speaking in general, pero may mga tao talaga na, kahit naman siguro sa Pilipinas, di ba? May mga ganong tao. Again, ha, hindi lahat. Gusto ko lang i-share talaga. Gusto ko lang maging aware kayo. So, yun nga. Ang una ko nga i-share ko sa inyo, guys, sa mga public transportation. Dito kasi, ang mode of transportation dito sa Croatia is bus, especially dito sa Dubrovnik. So, na-experience ko dito yung parang palalayasan sa bus, parang yung ginaganong-ganong kami. So, nakakalungkot lang kasi, what if turista? What turista? Hindi nga, si ba, di ba? What if turista ako, tapos, makaka-encounter ako ng ganon. So, o siguro kasi inisip ko na lang na may edad na yun ng ganon sa amin. And, nakakahiya kasi, pinagtitingin na kami ng mga tao, ng mga lokal. Parang ang sa amin, dito kasi parang feel ko lang din, nagbe-base sila sa kulay ng tao. Hindi lahat ha guys, again, hindi lahat.
Pero may mga na-observe ako mga ganun. So, ayun, sa public, yun yung pinaka-worst na experience ko. Last year pa to. Pauwi na kami ng bahay. Tapos, ayun, parang gusto niya kami paalis sa pababain kami ng bus. Parang, wag harangan yung mga dadaanan, ganun. Eh, public transportation nga yun. Which is, nasa gilid na lang din naman kami. Pero parang ayaw niya kami katabi. Parang ganun. Pero yun nga, isip ko na lang talaga is experience. And then, huwag nating papatulan, guys. Ha? As long as hindi naman lumalapat sa katawan ko, yung katawan niya, yung kamay niya, hindi ako papalag doon. And yun nga, siguro dahil matanda na, may edad na, senior na, may medyo maiksi ang pasensya, ganyan. So, yun, number one yun. Ang number two sa trabaho naman, as usual, hindi man nawawala talaga ang mga bully, ang mga judgmental sa trabaho. So, first summer ko dito, first season ko sa work. Na-experience ko po umuwi, bago ako umuwi, yung locker ko ay sira-sira. Pikot-pikot yung locker ko, yung pintuan. So, ako lang yung Pinoy doon sa department. And hindi ko alam kung sinong gumawa. Until ngayon, hindi ko alam kung sinong gumawa. Pero may kutob ako kung sino. Hindi ko sure kung bakit niya ginawa yon or kung anong reason bakit niya ginawa yon. Kasi ako naman, as a trabahador, wala akong pakialam sa mga nangyayari. As long as yung trabaho ko is natatapos ko. Hindi ko talaga alam, wala akong any idea bakit mangyayari sa akin yun. Nakakalungkot lang kasi ang expectation, syempre may expectations agad tayo, ang expectation ko yung mga tao doon sa company ay, alam yun, accommodating, mababait, ayan. Pero, ayun, sobrang akong nalungkot talaga. Naiiyak ako and gusto ko na mag-resign. As I mentioned sa mga previous vlogs ko, ilang beses ko na pong inisip na mag-resign, pero natapos ko pa rin yung season na yun. Kasi nga, siguro may mga guidance din naman yung mga managers. Actually, so yun, anong ginawa ko after nun? Ang ginawa ko nun, guys, talagang inireport ko sa manager. Hindi ako nag-speak into group chat, kasi may group chat kami. So, syempre, professionalism pa rin na pahirali natin. Ayun. Sinabi ko sa manager with the picture, yan po yung nangyari sa locker ko. Tapos, sabi ko talaga, gusto ko na mag-resign kung ganyan lang din naman yung maaabutan ko. Kung ganyan tuloy naman magiging experience ko, mag-resign na lang ako. Pabayaan yun na lang ako mag-resign. Ako na lang hahanap ng sarili kong trabaho. So, na-appreciate ko naman yung gesture ng manager ko kasi talagang nag-message siya sa group chat namin with the picture ng locker. And then, sa lingwahe nila talaga nila, talagang hindi niya nagustuhan yung ganung pangyayari. Parang first time daw. Di ba nakakalungkot? First time mangyayari. Sa akin pa nangyari yon. First time nangyari sa company nila na may nang ganun, may mga naninira ng locker. Tapos, parang na, kuminsan, isip nila na may mga nagkakanakawan kasi doon. So, syempre, kami lang ibang lahi doon. Ang tingin din sa amin, yun na perception ko guys ha, yung nararamdaman ko. Mali man ang pakiano ko, so sorry. Pero yun yung pakiramdam ko kasi nakakahalata rin naman ako na para minsan pinaghihinalaan nila ako, yung mga ganyan. So, nakakalungkot talaga. Wala akong magagawa, hindi ko maitadefend yung sarili ko kasi hindi naman sila nagkasalita. Pero nararamdaman ko sa mga mata nila, sa mga kilos nila, na merong something against me na ayaw nila sa akin. So, nayaan ko na lang. Alam ko sa sarili ko na wala naman talaga. Hindi ako yon. At the same time, yun, balik tayo sa locker story, sa locker. First Filipino staff nila ako doon. So, nakaka-proud nung una. Pero yun na alaman ko, first time na may nangyaring ganong kabulihan sa trabaho, sa company nila. Nalulungkot talaga ako. Alam nyo, kinabukasan, guys, wala akong kinakausap na isa sa kanila. Kahit mga managers, hindi ko pinapansin. Kasi wala akong tiwala. Wala na ako ng tiwala sa mga tao. Although, hindi naman lahat. Pero, I decided na huwag nilang silang kausapin. Kahit alam ko, mga mababait sa akin is nandun, nakikita ko. Pero, mayroon din naman na comfort sa akin after nun. Kinabukasan,
may mga na-comfort sa akin, mga local, mga katrabaho ko na, ayun, yakap-yakap, ganun-ganun, kamusta, kamusta, mga ganun. So, na-appreciate ko, especially yung mga managers namin, na-appreciate ko yung mga ganun gesture nila, ang bait-bait. Hindi ko lang talaga siya, siguro kung meron mang talagang mahalo sa akin, yun talaga yung pinaka-worst experience na naranasan ko dito sa Croatia. So, ano yun yung natutunan ko sa ganun pangyayari? Alam nyo guys, if you know in yourself na wala na makikinagawang masama, then huwag kayong matakot. Pangalawa, huwag kayong matakot magsalita kung alam nyo na naglagyabo na kayo. Pangatlo, huwag kayong matatakot ipaglaban yung sarili ninyo kasi dito sa Croatia, dito sa Europe, o kahit saan man, sarili lang po ninyo ang kakampi ninyo. Again guys, siguro mas pinatatag ako na experience na yun, mas pinatapang ako na experience na yun kasi nakikita ko na na-overcome ko yung feeling na nakaka-move on ako at the same time, alam mo yun, nagiging aware ako sa mga tao na alam ko na yung para nakakawisado ko na yung mga ugali nila. So, sa mga first-timers natin, ayan, na pwede ma-experience o wag naman sana, pero ma-encounter kayo. Again, guys, kung alam nyo naman sa sarili ninyo na wala kayong ginagawa, so, ipagdasal na lang natin kung sino gumawa nun. Ayun, ang kami naman, di naman perfect. Wala naman perfect na araw palagi. Laging meron. Alam nyo, minsan naman talaga tuwang-tuwa na kapag nakaka-relax ako, yung pag walang negative na nangyayari sa araw-araw na pamumuhay ko. So, mag-thank you talaga tayo kay Lord talaga na nakakaraos pa rin tayo. So, yun lang. Yun naman so far, guys, yung worst experience na encounter ko as yun, magto 2 years na dito sa Croatia. First season ko talaga, grabe. Grabe. Pero, yun lang. Ang gawin na lang natin, maging mabait na lang tayo sa kapwa natin. But, at the same time, kung alam nyo pong hindi na tama, you have to speak, you have to fight for yourself, and you have to, you know, to tell them kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kasi ang hirap na kinikimkim mo sa sarili mo yung galit, yung frustrations, yung lungkot na nararamdaman mo, sa especially sa trabaho. Okay? So, alam ko naman, lalo sa mga first-timers natin, makakahanap kayo ng mga totoong kaibigan, mga totoong tao, na aagapay, na sasama sa inyo sa gitna ng kalungkutan. Wow! Tagpayuhan tayo dito. Seryoso guys, kasi ako ha, hindi ko kinoconsider sarili ko na sobrang tagal na dito. Pero ang dami-dami ko na encounter, ang dami-dami ko na experience na masasabi ko na thankful ako somehow na experience ko kasi na-experience ko siya. Siguro kung hindi ko na-experience, baka hindi ako matuto. Siguro kung hindi ko na-experience, baka hindi ako natutong lumaban. So, yun lang. I hope na maging matatag lang kayo sa kung ano mang pagod ang dumarating sa inyo sa trabaho, especially dito sa Croatia. And again, guys, huwag kayong makakalimot magdasal. Huwag kayong makakalimot maging mabait. Huwag kayong makakalimot maging mapag-unawa, mag-intindi sa lahat ng sitwasyon na pwede po ninyong ma-encounter dito sa Croatia. So, yun lang. Again, guys, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Alam ko minsan short vlog lang siya, minsan din yun nakikita ng essence or ng, alam nyo, ng, ano ba? Hindi nyo makita ng kwenta yung mga ginagawa kong vlog dito. But I really appreciate you guys sa mga patuloy po nagko-comment, sa mga patuloy na nag-message po sa akin sa Messenger, sa Instagram. Kasi hindi nyo nakakalimutan. So, yun lang guys. I hope again, you subscribe on my YouTube channel and please help me to reach 3,000 subscribers. And also, you can follow my TikTok account, Lubis Brian John C, Instagram, Brian John and Courage, and Facebook, The Pilocalis. Every social media platform, so ay iba-ibang niche ko. Pero sa TikTok talaga guys, araw-araw ko nag-upload ng mga daily short TikTok vlogs sa mga inquiries, sa mga experience ko everyday dito sa Croatia. So yun lang, I hope na nag-enjoy kayo sa ating topic for today. And if you have any more questions, just comment down below and gagawin po na para naman i-vlog ko yan. So again guys, I will see you on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?